Narito na ang mga balita mula sa GMA Integrated News. Inilatag ng Task Force on Energy Resiliency ang mga paghahanda kaugnay ng Alert Level 3 status ng Bulkang Mayon. Hiniling na ng Department of Energy sa mga oil company na tiyaking may supply sa mga gasolinahan para sa paghahanda at evacuation sakaling magkaroon ng mas malaking pinsala. Sa ngayon, walang epekto ang aktibidad ng Mayon sa dalawang geothermal facilities sa Bicol na Bakman at TV Geothermal Facilities. Ang NGCP naman, binabantayan ang halos 300 struktura sa loob ng 15-kilometer radius. Normal naman ang linya ng mga kuryente at operasyon ng Albay Electric Cooperative. Naka-standby ng emergency response team nila. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Pangulong Bongbong Marcos, nanawagan sa mga taga-Albay na sumunod sa mga abiso tulad ng paglikas. Habagat, magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas sa susunod na 3 araw. Typhoon Cheden, napanatili ang lakas. At road reblocking sa mahigit 20 kalsada, kabilang ang ilang bahagi ng EDSA, Commonwealth Avenue at C5, tatagal hanggang Martes. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Tina Panganiban Perez ng GMA Integrated News.